Hey guys, magtatanong lang ako. Kukunin ko lang po yung pulso ng bayan. Para sa inyo ba, tama ba na i-broadcast o ilagay sa YouTube, ilagay sa Facebook yung mga taong natulungan natin? O yung taong gusto nating tulungan? O yung pagtulong natin sa kapwa, kailangan ba natin i-broadcast? Kasi sabi nung iba, di ba? Niyabang naman, maraming niyayabangan pag nagpo-post ng tinutulungan tulad ng Diloxing, binatikos ni Tito Soto. Tulad ng iba na hindi mo ba alam kung naiinggit sila or ano. So kung kayo dapat, lalo na sa mga politikong tumutulong, kailangan ba makita natin yung tinutulong nila sa ibang tao o hindi na? Comment down below lang po kayo. Kasi para sa akin, dapat, lalo na yung mga politiko. Kasi pag may ginawa ng masama yung politiko, agad-agad yon nasa social media na. Paano naman yung magagandang ginagawa nila? Hindi natin nakikita. Diba? Lalo na yung mga sinasabi nila na namigay kami sa ganito, namigay kami sa ganyan, namigay kami sa ganire. Tulad nilang ni FLM, pinapakita niya sa lahat yung mga kayabangan niya, yung mga pinibigay niya sa kapwa. Tulad ni Rose Maritan, medyo mayabang sila sa dating pag tinignan mo. Pero andun yung ano, yung care, 'di ba? Lalo na sa mga politiko kasi every election titingnan natin kung bakit nga ba natin sila iboto. Dapat ba natin silang iboto pag may gantong kaso sila katulad ng mga nasa Kongreso ngayon, mga nakaupo. Hindi natin alam kung ano yung tunay nilang ugali. Tapos lalabas na lang 'to bandang huli. So para sa akin, para maiwasan yung gano'n, mas magandang ipakita nila, plastic man o yung hindi, papakita nila na nagbibigay sila. Hindi yung nagugulat na lang tayo, ang pinapakita na lang yung mga kasamaan nila. Bandang huli, magsisisi tayo, di ba? Na ginawa, na binoto natin yung mga tao na yon. Tapos, ang daming mga Good Samaritan ngayon kahit sa maliliit na halaga na bagay, syempre na binibigay nila, dapat nating malaman. Diba? Hindi yung ang nalalaman lang kasi natin, puro ito yung scammer, yung mga hindi nagbayad ng utang. Diba? Yun yung mga na nalalagay sa Facebook, sa Instagram, o kaya kung saan man, sa YouTube. Pero yung mga magaganda nilang ginawa, nakakalimutan. Kasi hindi nila napapakita. Tapos, pag lalo na yung mga nasa Kongreso, mga senator, masasama yung loob nila pag hindi sila nanalo, eh mas marami naman silang ginawa. Yun ang mali nila. Hindi nila ipinakita sa tao. Tulad na lang ni Isko Moreno, lahat ng tulong niya, lahat ng ginagawa niya, pinapakita niya sa tao. So, sikat na sikat siya. Di ba dapat ganun? Si FLM, si Rose Maritan, meron pa, marami pa. Yung mga YouTuber na namimigay. Para sa akin, tama yun. Sa inyo ba? Tama ba yun? Di ba? Kung sa palagay nyo, tama ba yung ginagawa nila? Ano yung pulso ng bayan? Di ba? Katulad ni Raffy Tulpo. Di ba? Mga ganun. Kasi mga sikat na sila. Paano naman yung mga hindi sikat na gusto lang tumulong? Diba? Kung gusto nila i-video, dapat i-video nila para kung sakaling may lumabas sa kanila na hindi maganda, at least may tumanim sa utak ng iba na ay, gumawa rin pala ito ng tama, hindi lang puro masama, diba? Kaya, napakalakas ng impluensya ng social media sa lahat, diba? Yun lang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe at channel and please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Bye-bye mga bebe ko!